Kumusta mga kapadyak? Kung bago pa lang kayo sa channel na to at naghahanap kayo ng bike na ang gusto nyo is mostly road, pero may mga instances din na gusto nyo mag rough roads o kaya mag konting trails na rin, this video is for you kasi ngayon, meron tayong tatlong bikes na i-feature sa video na to. Here are the three cyclocross that are available in the Philippine market for 2020. Here it is. Bago natin simulan kung naghahanap ko yun ng panibagong bike, mapabaguhan man, or matagal-tagal na rin sa pagbibisikleta pero gusto niyo ng pangalawa pa, here it is. Bago natin simulan, my name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos about mga rides, mga documented events, tips, saka mga reviews na rin na cycling related. Kung gusto niyo mag-gantong klase mga videos, consider subscribing, click the bell button para ma-notify kayo kaagad. Okay, Cyclocross or CX. Sa unang tingin, mukha silang kaparehong-pareho ng road bike. Pero may mga difference na rin na talaga mapapansin pag ni-ride na or if you take a closer look. Ngayon, pagdating sa mga difference na yun, gumawa ko ng video doon, yung difference between road bike versus CX or cyclocross. Kung medyo malabo pa yung difference at gusto nyo malaman, ililink ko sa description yung video para ma-check nyo na rin. Yung pinagkuhanan ko ng pricing, ito yung isa sa mga recent na pinost ng mga bike shops na pinili ko sa video na to. At sa pagdating sa budget CX saka gravel, ang konti lang talaga ng mga choices, lalong-lalo na yung mga below 20,000 pesos. Kaya ito yung mga na-compile ko, and kung naghahanap pa kayo na mas maraming choices, kailangan taasan din yung budget. Usually kasi, yung mga built CX or gravel na bike, nasa around 25 to 30,000 and onwards pa yung mga pricing nila. Ngayon yung mga bikes na to, available to sa Bike, the Bike South Warehouse, sa Skylark's Bike Shop, at saka sa Mr. Bike na rin. So yung Bike sa San Pedro, Skylark sa Cainta, and then Mr. Bike naman sa Malvar, Batangas. Prices may vary depending on the shop, tapos hindi lang ito limited dun sa mga nabanggit na bike shops. Look around na rin sa mga authorized dealers ng mga bikes na ito nababanggitin. Just a disclaimer now, I don't earn from this. Talagang nag-research lang ako para maipakita sa inyo yung mga available currently sa Philippine market. At saka hindi rin ako nagbebenta ng bike, kaya kung may mga question kayo, feel free to contact your nearest local bike shop. So ito, simulan na natin. Okay, first sa listahan, Casper Infinity. Casper Infinity na yung pinaka-latest dito sa mga babanggitin ko. Isa sa mga reason kung bakit ko na-include to dahil sa design. Casper Infinity, ang daming mga choices ng colors at saka nag-lean sila sa mas modern na look. Colors include red, tapos meron din yung parang teal, tapos merong yellow na rin. Triple butted na smooth weld yung frame nito, kaya gusto nyo mga minimalist look para sa inyo tong bike na to. Internal cable routing na rin para malinis tingnan, tapos yung fork nito aluminum alloy na rin, tapos ang kinaganda rito naka Shimano Claris na R2000 na STI. 2x8 speed, tapos ang available madalas sa mga shops is 46 saka 48. Tapos yung front derailleur nito at saka rear derailleur, Shimano Claris na rin, yung R2000. Pagdating naman sa cogs, 8-speed cassette, 11 to 28 teeth naman yung profile nito. Yung pro wheel naman na crank nito, hollow tech na. Tapos 50 teeth yung pinakamalaking chainring, tapos 34 teeth naman yung maliit. Isa pang feature dito, kung prefer nyo is all-weather na cycling, yung bottom bracket nito sealed na rin. Pagdating naman sa mechanical disc brakes, hindi pa ito naka Shimano, Zoom yung pangalan ng tatak. Tapos nasa 160mm yung rotors nito. Yung cockpit saka yung ibang components, straight up aluminum from Casper na rin. Tapos SR naman yung tatak ng saddle. Ngayon pagdating naman sa wheelset, na Kenda Questo na 700C na 35C yung tires. Thick enough for rough pavement, pati na rin sa mga light trails. Yung rims, double wall na rin kaya siguradong matibay. Tapos CNC machine dito. Tapos ang kinaganda pa rito, yung hubs nito, steel bearing na. Kaya para sa budget bike, kahit maulanan, maarawan, kahit magdamagang ride, based sa mga piyasa na nakalagay dito, tatagal at tatagal na. Kung mag-upgrade man ako dito, ang uunahin ko dito is yung brake set. Pero for the meantime, gamitin na muna ng gamitin kung ano yung stock na nandito. Casper Infinity CX has an SRP of 20,000 pesos. Next naman sa list, pangalawa is Sunpeed Kepler. Sunpeed Kepler, pagdating sa designs, pinagsama nila yung pagiging simple and then intricate na rin at the same time. Malinis tingnan dahil dun sa internal cable routing saka sa smooth weld na rin ito. Iba-iba na rin yung mga choices pagdating sa colors nito, merong green saka sky blue. Tapos, matte finish naman tong mga to. Yung frame aluminum alloy, pati na rin yung fork. Yung sizes available nito, available up to size 52. Yung drivetrain, halos pareho lang din ng sa Casper Infinity. Naka Shimano Claris R2000 na STI, pati na rin ng front derailleur at saka rear derailleur. Naka mechanical disc brakes na rin, 2x8 speed, tapos yung cassette nito, yung pinakamaliit na sprocket is 11 teeth and then 34 teeth naman yung pinakamalaki. So, pasok na rin para sa mga ahunan. Pro wheel na rin yung crankset, tapos yung pinakamalaking chainring nito is 50 teeth and then 34 teeth naman yung maliit. Pagdating sa gulong nito, 700x32C yung tires, aluminum alloy yung rims, 30mm wide,
Tapos naka-stock na hubs, 24 holes naman ito. Sunfeed na rin yung components, kagaya ng seat post. Yung cockpit nito, sunfeed na rin. Ang kinaganda rito, flared na yung drop bars. Total weight, 10.7 kilograms. Sunfeed Kepler has an SRP of 19,800 pesos. Last naman sa list is the 2020 Trinx Climber 1.1. Itong Trinx Climber, matagal na sila naglalabas ng cyclocross na bikes ever since pa. Tapos ito naman yung 1.1 variant for this year. Meron itong distinct na design na familiar pag nakikita nyo yung mga Trinx na bikes. Ang pinaka-common na sizing na nakikita ko dito is 48. Aluminum alloy yung frame pati na rin yung fork. Tapos sa drivetrain naman, naka Shimano Claris na rin yung STI nito. Yung FD tsaka RD nito, Shimano Claris na rin. Ang pagkakaiba nito, compared dun sa mga previous na models, yung brake set, naka Tektro Mira. 50-34 teeth din yung chainring. And then lamang ito sa kadena, naka KMC. Pagdating sa tires, naka CST Czar 700x35C. Seat post Trinx na rin, pati na rin yung cockpit. Pati yung hubs nito, stock na Trinx na rin. Tapos aluminum alloy naman yung materials. So this is it, Trinx Climber 1.1, SRP is 18,000 pesos. So those are the 3 CX bikes that are available in the Philippine market today. Ngayon, kung i-compare natin yung mga piyesa nito, pati na rin yung pricing, hindi masyadong nagkakalayo. Medyo tight yung competition between dito sa tatlong ito. What's common between these 3 is the drivetrain. Pareho sila naka Shimano Claris na STI, R2000, pati na rin yung front derailleur at rear derailleur. Nagkakatalo na lang din sa iba't ibang piyesa, pero pagdating dun sa mga level nila, halos pare-pareho lang din. Yung teeth profile, yung gear ratio, halos magkakapareho lang din. Nagkakatalo-talo lang din talaga sa ibang mga maliliit na parts. Pati na rin sa brake sets na nakakabit dito. And of course, sa wheel set na rin. Pero medyo magkakalapit is yung K-Sport saka yung sa Trinx. Bukod sa personal preference, magmamatter na rin kung ano yung available na sizes, pricing depende sa shop, and of course sa available na designs. Kasi ngayon nagkakaroon daw ng shortage sa bikes, and ngayon I want to dig deeper in that issue. Yung iba naman nababalitaan ko, ang taas ng demand, pero yung supplies yung nga medyo bitin. Tapos may mga balita rin na nagkakaroon ng price increase, and ano ba yung reason behind dito? So yung mga ganong klaseng mga issues, yung mga ganong klaseng concerns, hopefully masagot natin sa mga susunod na video. So stay tuned, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo and tick nyo na rin yung bell button para kung sakaling ma-upload ko na yon, ma-notify kayo kagad. Okay, bago tayo tuloy magpaalam, shoutout muna tayo. Kumusta kay Vicente Junicio of Sunapur Bikers Dubai? Binabati ko na rin si Carl Rada, si Dwayne Matt. Shoutout na rin kay Housey Hub at kay James Cruz, kay Froylan Lontiong, kay Alan Verches. Shoutout na rin kay James Marinas, kay Noel Forbes, kay Piolo David, pati na rin kay Michael Caba. At saka binabati ko na rin na happy 4th anniversary sa mag-girlfriend and boyfriend na si Gwyneth Centeno and Charles Halig. Yeah, wow, sobrang going strong, 4th year anniversary. Congratulations sa inyo. And lastly, big shoutout na rin sa isa sa mga sumusubaybay sa atin, sa Nueva Ecija, si Zachary Santos. Zach Santos, kumusta kayo? Ingat sa pag-ride and God bless. At saka bago tayo tuloy magpaalam, I would like to thank RK Online PH. Umorder ako sa kanila ng face shield, ito yon. Hindi lang yung ordinary face shield, you can customize it and then tailor fit according to your preference. Pagdating sa designs, kumare, mano ko yung mga negosyo o kaya mga brand na gustong i-promote, pwede nyo ilagay dito. Yung sa akin, ito, yung yung logo ko. Tapos, pati yung kulay ko, oh. Medyo kakulay nga niya yung bike ko. Sakto. Pero lang, kung pwede lang mag-face shield habang nagbabike, kaya lang, hindi pwede, tatama to eh. So kung mag-grocery, pupunta sa mga bike shops, or lilibot kasi kailangan. So, expect me to, if ever makikita nyo ako nakaganito. Kasi iba na yung panahon yun, nakaka-alarm na talaga. Ito, compliments of the owner of RK Online, who happens to be my workmate. And I'm showing my support by promoting their online store. And ang ganda ng layunin kasi, binibenta nila is mga face shields tapos mga face mask na rin. Kaya ito yung isa sa mga produkto nila, face shield na customized. Or kung gusto nyo yung staff sa negosyo nyo, uniform yung suot, at least malalagay yung company name dito. Diba? Naging marketing tool pa, and at the same time kasama sa uniform. Yan, ang galing. So this is it, RK Online PH. Kung gusto nyo ng mga face shields, face mask to protect yourself and your loved ones, check nyo na lang sa description. Ito na yan. So that's it. Thank you for watching. Those are the top 3 cyclocross bikes with the price of 20,000 pesos and below. Kung gusto niyo gumawa ko ng dream build na cyclocross, yung pagsisimulan natin sa frame set and then bubuoy natin unti-unti, virtual build,
Sige, gawan natin yan. Comment nyo sa description kung magkano yung budget na gusto nyo. And then, gagawan natin ang video yan. Sa tatlong nabanggit, ano yung pipiliin nyo and bakit? Comment nyo na rin. Kung naghanap kayo ng ganitong klaseng video, subscribe kayo ngayon and tick the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod pa na videos. Marami pa akong i-upload. Go to 100,000, konti na lang. Maraming salamat sa inyo. Take care and ride safely.